akin yung brain cells ko, grabe. Hindi ko na-expect na ganito yung maitatanong niyo sa akin. Hindi ko na-expect na ganito yung maitatanong. Hi guys! Welcome to another vlog and welcome to my channel. So if bago po kayo sa channel ko, hi, I'm Joy. Pwede po kayong mag-subscribe sa channel ko and you can also hit the bell button para lagi kayong notified every time na mag-upload ako ng videos. And this time, I've decided to stay at home as you can see sa bed ko. Hindi niyo ako nakikita ngayon outdoors, hindi ako makain, wala ako sa labas, hindi ako tumatakbo, hindi ako naglalakad. Kasi I wanted to have a chill vlog. Kung saan makakausap ko kayo. Kung saan I can spend time with you guys. And today, obviously, gagawin natin yan. I posted something on my Facebook and asked if may mga gusto ba kayong malaman from me or kung may mga katanungan ba kayo from me, be it medically related or anything random na pwede nating ilagay or na pwede kong sagutin through vlog. So, umpisa na natin. For the first question, we have here Rose Ann Akailar. And ang tanong niya is, bakit mo naisipang maggawa ng sarili mong channel? Bakit ko nga ba naisipang gumawa ng YouTube channel? Pwede naman akong manood lang, di ba? And then, joke lang. Basically, siguro dahil, siguro out of curiosity na din, sabi ko na lang one day, wala rin naman sigurong masama kung gagawa rin ako ng sarili kong channel and share some part of my life sa inyo. Right? Next one is from Kim Colliado Velasco. Kailangan bang every week kang mag-vlog? Actually, hindi naman kailangan. Especially ako, hindi naman ako ganun pa ka-consistent mag-upload like daily or weekly or monthly or every 2 weeks, every 4 weeks, every 3 weeks. Hindi pa naman, wala pa naman ako sa ganun stage. But, nandun na ako sa, okay, wait, try ko. Okay, wait lang, isa-isa lang. Susubukan natin. And another question from Michael Angelo Estacio. Sabi niya, ano ba balak mo sa YouTube? Ahahahahaha. Mag-create ng sarili kong content which I can be proud of 5 or like 10 years from now. Next one is from Aliana Banan. Sabi niya, paano pataasin yung confidence ate? Hahahahaha. Gusto ko rin maging vlogger kaso nahihiya ako. Vlogger or vlogger, doesn't matter. Kung ano yung gusto mong gawin sa life, go girl! Wala namang masama if susubukan mo and the first thing that you have to do is to try, right? Try mo magsalita in front of a camera or in front of a mirror para at least nasasanay ka na girl, diba? Then eventually, matututunan din naman yan. Actually, kahit ako nga din eh. Until now, nahihiya pa rin ako sa camera. I mean, oo, pag mga ganito, pwede. Pero may mga times pa rin na nahihiya ako. Pero, girl, okay lang yan. Masasanay din tayo. Next is from Mark Louis Abcede Reyes. Bakit mo naisipang maging vlogger? Huh? Bakit ko nga ba naisipan maging vlogger? Kasi gusto kong i-capture yung magagandang memories dun sa napupuntahan ko, sa nakakasama ko, sa mga nakakain ko, sa lahat ng bagay. Gusto kong gumawa ng mga bagay na something that I can be proud of. 5 years from now or 10 years from now pa yan. I remember na. Actually, my first ever vlog was a travel vlog, kung di ako nagkakamali. I can actually put the link down below para you can check it yourself. Makita nyo yung first video or first vlog na gawa ko. Sobrang hilig ko kasi talagang mag-travel and sabi ko noon, lahat ng pupuntahan ko, itatry ko mag-vlog. Okay, gagawan ko lahat ng videos yung mapupuntahan kong places. Feeling ko noon, lahat ng magiging videos ko ay all about travel vlogs. Pero, syempre, as time goes by, nag-change din yung mind ko. Nagkaroon ako ng curiosity sa ibang bagay. So, eto tayo ngayon. Next is from Joshua Gook. Cute ng name mo, Joshua Gook. Anong future plans mo for your channel? Gumawa ng magandang content and share sa inyo. Next, coming from Nix Maapoy, bakit ka nag-nurse? Kasi I grew up thinking na everyone sa family namin, my uncle, my auntie, my cousins, and even my siblings, ay nurses. Siguro yun yung big influence sa akin kung bakit din ako nag-nurse. Though, ang first choice ko talaga na course,
high fine arts because I used to draw and sketch faces of people or anything. But apparently, ang ending, I took up nursing and yun, nurse na ako ngayon. Isa na akong ganap na RN. Ito naman, galing kay Marcus Jester Dungan. What is the first thing will you do when you saw your name on the list of top best known YouTubers on PH? Basically, siguro kung makikita ko yung name ko na included na sa mga top or sa well-known YouTubers sa Philippines, siguro syempre, first thing first. Syempre, thank him, right? And syempre, at pasasalamat ako rin lahat yung mga taong nakaalalay, taong umaalalay, and taong sumusuporta sa akin throughout this journey. Pero syempre, alam ko naman na nag-uumpisa pa lang ako, so mahaba-haba pang, so it will take a long journey pa. Another one from Kyle Brian Salamanca. Who's your favorite vlogger? Pa-shout out ate. Hi, Kyle Brian Salamanca. Hello. Actually, marami sila. I love Patrick Star kasi sobrang entertaining niya. And I also love Anna Kai, Riza Fontawi, and Ann Clutes. Yung tatlong yan, sobrang na-happy ako sa kanila every time na pinapanood ko yung mga videos nila kasi sila yung okay. Personal choice, and that's my personal opinion. Another one from Joff Claps. Dahil pumusit dugo sa ilong ko, ha? Eh, sa dahil English ang tanong, pwedeng English na din ang tanong? Ha? Ha? What inspired you to become a vlogger? Pa-shoutout po, ah. Hihi. Hi, Joff Claps. Pero iintindihin natin yan. Actually, tagal ko na rin dito sa YouTube nanonood, tumitingin. Bakit nga ba hindi rin naman ako gumawa ng sarili kong channel kung kaya ko rin naman? Diba? And out of curiosity, eto na ako ngayon. I started my own channel and I'm loving it. I'm enjoying every vlog or every video that I post. Next, galing kay Enrich Nicole and Buendia. Bakit bida-bida si Jollibee? Bakit nga ba, girl? Wala ba siyang karapatan? Na-joke lang. Girl, sa tagal naman na ni Jollibee sa food industry, di ba? Siguro naman may kaina siyang magbida-bida. So, yun. Next is from Angelo Soria. If Dracula is a vegetarian, ano yun? Wow! Hindi siya magsisip ng blood kasi, di ba? Dracula, vampire siya, di ba? Safe na tayo! Safe na yung mga tao, di ba? Next. I have my friend here nag-post. Galing kay Donnie Jeyo Tabilangan. Mash. Is a pessimist's blood type B negative? Medyo dapat iniintindi ko yata yung mga tanong nyo. Ah. So, ang pessimist, antonym niya ay optimist. Optimist means positive. Pessimist means negative, di ba? So, yes, negative siya. And dahil optimist ako and type O ako, so yeah, pwede. Pwedeng sagot dyan is yes. Kala mo ah. So, next. From Peter Tom Adawan ka lang. Hi, Sir Pete. He was actually once my clinical instructor when I was in college. Hi, Sir. So, ang tanong, what specific examples could you give for res ipsa loquitur? The thing speaks for itself. God. Res ipsa loquitur. If I remember it right, if I'm not mistaken, it's a Latin word or a Latin phrase and related to sa criminal liabilities affecting nurses, if I remember it right. And dito na papasok yung professional negligence and under nito, nandyan na yung res ipsa loquitur. For example, sa theater or sa operating room or whatever they call it, kapag may presence ng sponge or clump inside the body of a patient who has had surgery, so ito yung sinasabi ng sobrang evident indication of negligence conduct. Okay ba, sir? Parang binabalik nyo lahat ng ano nga. Feeling ko tuloy ngayon nag-board exam ulit. Nagre-review tuloy ulit ako para sa board exam. Next, coming from Enzo Saison. Question, bakit yung asin may commercial pero yung asukal wala? Ha, bakit ganyan? Kuya, siguro feeling ko,
Siguro dahil hindi pa nila ako nadi-discover. Wow. Hindi pa nila ako nakikilala. Joke. Joke lang. Kinakain yung brain cells ko. Grabe. Siguro ay hindi rin nila gustong i-market. Bakit pa nila i-market kung wala namang advantage? Like, for example, ako, like kasabihin ng isa, oh, bumili kayo dito ng sugar sa akin, mas matamis to kaysa sa kabilang brand or kaysa sa isang brand. Ganon? Oh, next one. From Bill Antonio. Hi, Bill. Nakikisali ka din. Alin na una? Alin ang nauna? Itlog a manok. Paki-explain, babe. Feeling ko, mas may logic pag sinabi kong mas nauna ang chicken kaysa sa egg. Bakit? Kasi... A few inches later. Kasi, parang may mas logic pag sinabi kong ang egg, nauna ang chicken, tapos may mag-hatch na egg, kaysa egg agad na gumugulong-gulong, tapos nag-hatch ng chicken. Nag-hatch! Diba? Weird. 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 Kala mo ah. Next one is coming from Janice Ferrer Prestosa. Hi, Ate Jet. Saan galing ang taba sa chan? Ate Jet, ang taba sa chan ay galing pa rin sa katawan natin. Siguro, siguro. Bakit? Kasi syempre, kung ano yung kinakain natin, magre-reflect sa katawan natin. Oh, may isa pa. Gusto ko pumayat. Paano? Ate Jet, paanong pumayat kung ako nga nahihirapan din mag-lose ng weight? Hindi, siguro proper diet lang talaga, ate. Proper diet. Proper diet. Number one is proper diet. Number two is dapat meron tayong enough sleep. Siyempre, watch out na lang natin yung mga kinakain natin. Dapat medyo, you know, ilessen natin yung carbs, ate. Carbs, carbs. From Mary Jane Gonzalez. Frenny, hello. Possible kayang maghalo ang balat sa tinalupan? At maghalo ang tubig at langis? Frenny, gusto mo bang maghalo ang balat sa tinalupan ngayon? Sa ating dalawa? Or gusto mo bang maghalo ang tubig at langis kahit alam naman nating mas madaming molecules ang meron sa water kaysa sa langis? Hindi sila pwedeng maghalo. Hindi. Oh, meron pa ulit. Coming from Mary Jane Gonzalez. Gatas na choco or choco na gatas? Sa commercial ng Bear Brand, ano sa palagay mong mas masarap? Gatas na choco or choco na gatas? Penny, hindi ako kumakain ng Bear Brand. Hindi ko pa natitikman ang Bear Brand. And guys, hindi po talaga ako umiinom ng powdered milk. Kasi kinakain ko sila. Pinapapak ko sila, ganun ang gawain ko. Ang gusto ko lang talagang papakin or kainin ay nido. Yun lang. Kaya hindi ko alam kung ano yung mas masarap. Gatas na choco or choco na gatas. Kasi piling ko iisa lang siguro yon. Sobra ka. Grabe ka. And I think meron pang isang nagtanong. Hindi ko na kasi siya nakita. Sabi niya, ate, ano po yung ginagamit nyo na pang-edit ng video? Ang ginagamit ko lang is iMovie. Kasi gumagamit lang ako ng phone sa pag-edit. I hope nasagot ko yung mga questions yun. And sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kasi ako, sobra ako nag-enjoy. Sobrang kukulit ng mga tanong nyo. Thank you so much for watching. And if nagustuhan nyo po ito, please give a thumbs up. And also, pwede nyo rin pong i-hit yung notification bell para at least notified po kayo every time na mag-upload ako ng videos. So, kung may mga gusto po kayo ipagawa sa akin or itanong or malaman or ipagawa or gawin na videos, just let me know. And I'll see you on my next vlog. Bye! Thank you!